Ang kwento ay nagsisimula sa isang batang lalaki na nagngangalang Jack, mukhang nababahala siya habang nagbibisikleta pauwi. Pagdating niya sa bahay, natagpuan niya ang kanyang amang patay na, si Jack ay nagulat at mabilis na tumakbo paitaas ng hagdan para hanapin ang kanyang ina, ngunit nakita niya ang isang misteryosong lalaki na hinahatak ang katawan ng kanyang ina. Gumamit ito ng mahika at tumilapon si Jack pababa ng hagdan, nakapansin si Jack ng ibang estranghero na nagsabing hinahanap nila siya. Sa puntong iyon, lumitaw ang pangatlong lalaki mula sa kawalan, pero naroon ito para protektahan si Jack. Nagsimula silang maglaban gamit ang kanilang mga espada, at lumalabas na pareho ito na magaling sa pakikipaglaban. Naghahanda nang bumitaw ang isang lalaki ng isa pang malakas na mahika, ngunit naligtas si Jack ng isa pang misteryosong lalaki. Nagkaisa sila at bigla na lang silang nag-teleport sa ibang lugar sa tamang oras. Nagising si Jack mula sa bangungot sa isang kakaibang kwarto, nakita niya ang isa sa mga lalaki na nagligtas sa kanya at tinanong tungkol sa kanyang mga magulang, ngunit nalaman niya na hindi nila ito nailigtas. Si Jack ay naguluhan at nalungkot, ang lalaki ay nagpakilala bilang si Shale at ang kanyang kaibigan na si Alson. Ipinapaliwanag niya na sila ay mula sa ibang mundo na pinamumunuan ng isang evil tyrant, nakatakas sila mula sa mundong iyon, pero pinadala ng evil tyrant si Nakaritosh at Eldrian para hanapin at patayin ang lahat ng tumakas. Naniniwala si Shale na pinatay ang mga magulang ni Jack, dahil ang mga ito ay mula rin sa mundong iyon, tumatakbo si Jack at gusto nang umuwi. Nakakita siya ng isang babae na sinusubukan na kausapin siya, ngunit hindi niya maintindihan ito. Binigyan siya ng babae ng isang magic charm para sa komunikasyon na nagpapahintulot sa kanya na maintindihan ang sinasabi nito, at doon nalaman niya na ang pangalan ng babae ay Victoria. Patuloy na tinitingnan ni Jack ang kakaibang bahay, natagpuan niya ang isang kwarto na may kakaibang lamesa. Nung hinawakan niya ito, ito ay naglabas ng nakakasilaw na enerhiya, biglang sumabog ang liwanag mula sa gitna at tinulak siya palayo, na nagpadala sa kanya sa isang pangitain. Lumilipad si Jack sa kalangitan kasama ang mga dragon, ngunit sa huli ay nagdilim ang langit at bigla ang pinatay lahat ng mga dragon at lumapit ang mga lumilipad na ahas. Pinukaw ni Victoria si Jack at sinabi niya sa kanya ang kanyang nakita, ipinaliwanag ni Victoria na ito ay isang pangitain nang nangyari 3 taon na ang nakakaraan sa kanilang mundo. Sa panahon ng Astral Convergence, nagkamit ng kapangyarihan ang Tyra Ashran, pumatay sa lahat ng mga dragon at mga unicorn, na nagdala ng pamumuno ng mga sheks, ito ang may pakpak na mga ahas. Ipinapaliwanag ni Victoria na sila ay nasa ibang mundo na tinatawag na limbad, at ang lamesa ay isang mahika na komunikasyon device na kumakausap sa kaluluwa ng limbad. Ipinakita ni Victoria kay Jack ang mundo ng limbad, na ang espasyo sa pagitan ng ayon at ng lupa. Hindi nais ni Jack na makialam sa mundo nila at gusto lamang niya na umuwi, tumalon siya mula sa gusali. Nasaktan ang kanyang paa, pero patuloy pa rin siya na naglakad papalayo. Nakarating si Jack sa hangganan ng limbad, pero natuklasan niya na hindi pala siya makakadaan, napaupo siya at umiyak at doon natagpuan siya ni Victoria. Nilunasan niya ang paa ni Jack at kino-comfort siya, lumitaw naman si Alson at opisyal na ipinakilala ang sarili kay Jack bilang isang prinsipe sa Idahan at bilang leader rin ng grupong resistance. Inaalok niya na turuan si Jack para maidepensa niya ang kanyang sarili laban kay Keritosh, gusto ni Jack ng paghihiganti para sa kanyang mga magulang at sumali siya sa grupo. Isang araw, habang nagbabasa si Victoria habang naghihintay ng kanyang tren, isang lalaki ang biglang nabitawan ng kanyang telepono at aksidenteng natulak si Victoria papunta sa riles ng tren. Si Victoria ay protektado pala ng isang magical na harang, siya ay hindi nasaktan pero siya ay nagulat at tumakbo palayo. Sumakay siya sa ibang tren at napansin na natagpuan siya ni Keritosh, tumakbo siya palayo mula dito at nagawa niyang makatakas at naiwan niya ito sa loob ng tren. Nagsasanay si Jack kasama si Alson at nalaman natin na 4 buwan na ang lumipas, natutunan na niya ang mga basic moves ngunit hindi pa rin siya nakakatalo kay Alson. Ipinakita ni Alson kay Jack ang kanilang mga legendary weapon na ginamit ng mga dakilang bayani ng ayon. Isa sa mga espada ang napansin ni Jack at ito ang sword ng Damavat, ang espada ng Diyos ng Apoy. Sinubukan niyang hawakan ito kaso pinigilan siya ni Alson, sinabihan siyang masusunog siya kung hahawakan niya ito. Lumitaw si Shale at tinawag si Alson,
natagpuan ni Jack si Victoria at tinanong kung paano nalaman ni Kiritash ang kanyang lokasyon. Sinabi niya na ginamit niya ang kanyang mahika nung pinoprotektahan niya ang kanyang sarili at kayang tukuyin at sundan ni Kiritash ang mahika sa mundo. Dumating si Shale at ipinalam sa kanila na nadama ng kaluluwa ang presensya ni Kiritash. Naghahanda si Alson para sa isang labanan at humihiling si Jack ng espada upang makatulong sa pakikipaglaban, ngunit sinabi ni Alson na hindi pa siya handa. Nakita ni Shale na may bagong target si Kiritash, nagplano sina Alson at Shale na pigilan siya at agad na nag-teleport. Sa ibang lugar may magkasintahan na nag-e-enjoy sa gabi nang biglang lumitaw sina Elry, agad siyang nag-atake kung saan sinubukan na depensahan ng babae pero mabilis siyang nalupig. Tumakbo ang matandang lalaki kaso natagpuan siya ni Kiritash at ginamit nito ang kanyang espesyal na mata at pinatay ang matanda, nag-transform ang matanda sa ibang nilalang at pinawala ito ni Kiritash. Lumitaw sina Alson at Shale, doon ay muling nakipaglaban si Alson kay Kiritash habang si Shale naman ay nakikipaglaban kay Elry, nasugatan si Shale ng isa sa mga mahika ni Elry at mabilis silang nagbalik sa limbad. Salamat na lamang at nagawang gamutin ni Victoria ang sugat ni Shale. Nakipagkita si Victoria kay Jack, nagulat siya na magaling na magic user si Victoria ngunit inamin ni Victoria na isa lamang siya na half magic user. Kaya niyang magpagaling pero hindi siya makapagbitaw ng ibang spell, nagnanais siya na maging katulad ng alamat na bayani na si Aisha. Ito rin ay half magic user ngunit nakakalaban siya gamit ang isang malakas na staff, pero nawala na ang staff mula noon. Pumunta si Jack at nakipag-usap sa kaluluwa. Hiningi niya sa kaluluwa na hanapin si Kiritash para malaman niya ang kanyang mga plano. Gumana ito at natagpuan niya sina Kiritash at Elry, pinapanood niya sila habang sila'y nagbabasa ng isang libro. Bigla siyang natukoy ni Kiritash gamit ang kanyang mga mata, pero nagawang makatakas si Jack habang tinatawag siya ni Victoria. Nang magising si Jack, sinabi sa kanya ni Alson na halos mamatay siya kahit wala doon ang kanyang katawan, maaaring makapasok si Kiritash sa iyong isipan at patayin kagamit ang kanyang mga mata. Ibinahagi ni Jack kay Victoria ang kanyang nakita at nagguhit ng larawan para matulungan silang malaman kung saan ito. Tinignan ito ni Victoria online at natuklasan na ito ay ang British Library sa London. May artikulo tungkol sa isang libro na kamakailan lamang natuklasan, ibinahagi nila kay Allison at Shale ang kanilang natuklasan. Tiningnan ni Shale ang larawan ng libro at natanto na ito ang sagradong Iril, ang libro ng Third Age. Tinanong ni Jack kung ano ang Third Age at doon ipinaliwanag ni Shale na may panahon na ipinagbawal ang mahika sa Aidhan, ikinukonsidera ng mga pari na demonyo ang mahika at hinahanap ang mga magic user. Sa panahong iyon, ang unang mga magic user ay lumikas sa limbad at nakipag-ugnayan sa kaluluwa, ang libro rin ay nilagyan ng makapangyarihang staff ni Aisha. Habang iniisip ang staff, nag-alala si Shale na kung magagamit ni Kiritash ang staff na iyon, magagawang makarating ito sa Linares. Tinanong ni Jack kung ano ang Linares, ngunit hindi nila sinabi sa kanya. Nagdesisyon ang koponan na pumunta sa London at imbestigahan ang British Library para sa mga dagdag impormasyon. Samantala, sa tahanan ng propesor, natanggap niya ang tawag na nagsasabing nawawala ang lahat ng kopya ng libro. Mayroon siyang personal na kopya at gumawa ng kopya sa isang USB. Sa puntong ito, lumitaw si Kiritash at Elry sila ay dumating para kunin ang lahat ng kopya ng libro, pinatay ni Kiritash ang propesor gamit ang kanyang mga mata. Natagpuan niya ang USB at may naisip siyang ideya. Natuklasan ng koponan na lahat ng kopya ng libro sa library ay na-delete at nagplano silang bumisita sa tahanan ng propesor. Nang dumating sila, walang bakas ng propesor at walang bakas ng libro, pero nang sila'y tumingin sa kanyang lamesa, nakita ni Jack ang isang USB. Kinabit nila ito at natagpuan ang kopya ng libro, bumalik sila sa limbad, hindi kayang basahin ni Jack ang libro kaya't sinamahan niya si Alson para ipagpatuloy ang kanilang pag-training, iniwanan si Shale at Victoria para pag-aralan ang libro. Habang pinag-aaralan ang libro, natagpuan ni Shale ang isang nakatago na spell at nagliwanag ang soul table, na ipinapakita ang lokasyon ng staff ni Aisha na nasa Africa. Naglakbay ang koponan patungong Africa, nang sila'y dumating, nakilala nila ang tagapagbantay ng staff, itinuro niya sa kanila ang staff ngunit sinabi sa kanila na walang nakakagalaw nito sa loob ng maraming siglo. Habang sila'y naglalakad sa loob ng kuweba, nadama ni Victoria na may mali,
hinala niya na ang tagapagbantay ay nagtatrabaho para kay Keritosh. Nagmadali ang tatlo para i-aware si Alson pero huli na ang lahat, nakarating sila sa staff ngunit nawalan na ng malay si Alson dahil kay Keritosh. Sinugod ni Jack si Keritosh ngunit ang kanyang espada ay naging yelo at nasira, bago siya masaktan ni Keritosh na protektahan siya. Nakakuha si Victoria ng staff dahil kalahating magician siya tulad ng bayani na si Aisha, nag-alok si Keritosh na palitan ang buhay ni Alison kapalit si Victoria at ang staff. Sumuko si Victoria at nagdesisyon na ipagpalit ang kanyang sarili, pero bago niya magawa ito, ibinalik sila ni Shale sa limbad gamit ang teleportation. Nainis si Jack na iniwan ni Shale si Alson, sa tingin ni Shale, oras na para malaman ni Jack ang katotohanan. Pinapaalala niya si Jack ng kanyang nakitang pangyayari sa Astral Convergence 3 taon na ang nakakalipas na ikinamatay ng lahat ng dragons at mga unicorn. Ipinaliwanag ni Shale na pinatay ni Tired Ashran ng lahat ng dragons at mga unicorn, dahil may pangitain na isang dragon at unicorn ang magpapahinto sa kanya. Gayunpaman, noong araw na iyon 3 taon na ang nakakalipas, nailigtas ni Shale ang isang unicorn na tinawag niyang Linares, at nailigtas naman ni Alson ang isang sanggol na dragon. Ipinadala ito ng mga magician sa Earth para maligtas sila mula kay Ashran. Matapos ang convergence, ipinadala si Alson at Shale para sunduin sila ngunit nagsara ang kanilang portal pabalik sa Aidan at naipit sila. Patuloy pa rin silang naghanap sa unicorn at dragon habang sinusubukan na patayin ito ni Keritosh. Patuloy niya na hinahanap ang mga magician sa Earth para sa mga clue sa mismong dragon at unicorn. Ginawa ang staff ni Aisha ng mga unicorn at naniniwala si Shale na magkakaroon ito ng paraan para mahanap ang unicorn na si Linares, kaya hindi ito pwedeng maibigay kay Keritosh. Samantala, si Alson ay nakakulong sa isang dungeon at inihayag ni Elry sa kanya ang plano na gawin siyang eksperimento. Plano niyang gawin si Alson na isang kombinasyon ng tao at hayop. Kinuha niya ang kaluluwa ng isang lobo at pinagsama ito kay Alson. Nagbago si Alson, naging isang halimaw at natuklasan ni Shale ang base ni Keritosh pero ito ay mahigpit na binabantayan ng mga ahas. Nagplano si Shale na gamitin ang kanyang mahiwagang kakayahang mag-camouflage upang magpanggap bilang isa sa mga ahas at makapasok sa base. Nagboluntaryo si Jack na siya ang magligtas kay Allison, pumunta siya sa silid ng pagsasanay upang maghanap ng espada na gagamitin. Tinawag siya ng espada ng Diyos ng Apoy at kinuha niya ito. Sa gulat ni Shale, hindi nasunog si Jack at nagawang hawakan ang espada. Sinubukan ni Jack ang espada sa isang manika na may armadura, dinurog niya ito sa isang hampas lamang. Inihanda ng 3 magkakasama ang kanilang misyon na iligtas si Alson, hinawakan nila ang mga kamay at naghanda na mag-teleport sa base ni Keritosh. Sa kabilang banda, nalaman natin na ang eksperimento ni Elry kay Alson ay hindi nagtagumpay, bagaman nagtagumpay siya na isama ang kaluluwa ng lobo kay Alson, pero hindi naging tapat si Alson kay Elry. Itinapon si Alson sa isang selda kung saan nakilala niya ang isa pang nilalang na may halong tao at hayop, isang babae na kahaluan ng tao at tigre. Dumating ang 3 sa base ni Keritosh at agad silang sinugod ng mga bantay pero nagawang ipagtanggol ang kanilang sarili, at pagkatapos nito, itinuloy nila ang kanilang plano. Ginawang kamukha ni Shale si Jack ng ahas gamit ang kanyang mahika at sumama si Victoria sa kanya upang gumawa ng gulo. Nagawang malampasan ni Jack ang mga bantay pero napansin nila ang init ng kanyang katawan kaya sinundan siya, nakaharap nila si Keritosh at ipinaalam sa kanya ang kanilang hinala. Naghahanap si Jack sa mga selda para hanapin si Alson hanggang sa lumitaw si Keritosh at inatake siya gamit ang bagong espada. Nagawang lumaban ni Jack ngunit napagod siya pagkatapos gamitin ang kanyang buong lakas. Napatakbo si Jack at nagpatuloy sa paghahanap kay Alson. Nakita niya si Alson pero nagulat siya sa hitsura nito. Lumitaw si Keritosh sa likod ni Jack at inatake ito, nagdulot ng pagbagsak ng pinto ng selda. Tumalon ang babaeng halimaw kay Keritosh pero napaslang ito, ngunit nagawang tumakas ni na Jack at Alson. Habang tumatakbo sila sinugod sila ng mga bantay at lumaban naman si Alson tulad ng isang halimaw, mabangis na inatake at pinatay ang mga ito. Samantala, nakipaglaban naman sina Shale at Victoria kontra sa mga ahas na gumagawa ng gulo, nakasalamuhan nila ang isang ahas na isang salamangkero at nasugatan si Shale sa mahika nito. Nagawang gamitin ni Victoria ang kanyang tungkod para i-catch ang mahika ng ahas, binato niya ito at ito'y namatay.
Lumitaw si Kiritash sa harap niya at nabitawan niya ang kanyang staff. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang mata upang makapasok sa isipan ni Victoria, ngunit wala itong epekto. Nagtungo sina Jack at Alsen sa bubong ng kastilyo. Inilagay ni Alsen si Jack sa kanyang likod at tumalon sila mula sa bubong. Ligtas silang nakalapagsalamat sa bagong kakayahan ni Alsen. Sinabihan niya si Jack na hanapin sina Shale at Victoria habang siya ay magpapaiwan upang makipaglaban sa mga bantay. Sinubukan ni Kiritash na i-convince si Victoria na iwan ang grupo ng resistance at sumali sa kanyang panig, ngunit dumating si Elry at sinubukan na patayin si Victoria. Nagbitaw ng salamangka si Kiritash at tumalon si Shale upang protektahan si Victoria, na tinamaan ng parehong mga salamangka, nawasak si Shale at naglaho. Inakusahan ni Elry si Kiritash ng pagtataksil pero sa huli siya ang sinaksak at napatay, umalis si Kiritash ayaw niyang masaktan si Victoria. Dumating si Jack at nakita ang katawan ni Elry at nalaman na nagbuwis ng buhay si Shale, sumama si Alsen sa kanila at nag-teleport pabalik sa limbad. Ikinulong ni Alsen ang sarili sa isang kwarto dahil hindi niya makontrol ang kanyang galit habang nagbabantay naman si Jack, sumama si Victoria kay Jack at pareho silang nalungkot sa kamatayan ni Shale. Nadarama ni Victoria na patay na ang grupo nila, sinabihan niya si Jack na magpahinga na, habang siya naman ang magbabantay kay Alsen. Nang umalis si Jack, nakipag-usap si Alsen kay Victoria at hinihiling na palayain siya, hindi niya makontrol ang halimaw at alam niyang masasaktan lang niya sina Jack at Victoria. Dinala niya si Alsen sa soul table at nag-teleport palayo, nagulat si Jack na makitang umalis si Alsen. Hindi sila magkasundo kung ano ang dapat gawin, pero determinado si Jack na hanapin si Alsen at ibalik siya. Bumalik si Victoria sa Earth. Determinado na hanapin si Linares at tapusin ang misyon ni Shale, hindi niya alam na sinusundan siya ni Kiritash sa bawat kilos niya. At dito nagtatapos ang video na ito, sana ay nagustuhan ninyo at mangyaring mag-like at mag-subscribe at kita-kits ulit sa susunod.